Hello mga kaminang! Alam nyo ba last week, kumain kami kay Diwata at grabe no, haba ng pila. Eh ngayon, parang nagkikrave ako. So ang gagawin natin, susubukan natin gayahin yung lasa at sarap nung pares nila base sa natikman ko. Tara, samahan nyo na ako sa aking kusina. Magluto na tayo para hindi na tayo pipila. Welcome to Minang's Kitchen! Yung una natin gagawin, papalambutin muna natin yung gagawin natin lechong kawali at chicharong bulaklak. Ilagay yung baboy at pang chicharong bulaklak sa kaserola. Samahan natin ng ginger slices at pamintang buo. Siyempre asin. Tapos lagyan na natin ng tubig. Ilagay nyo na yung takip at buksan yung kalan sa medium flame. Pakukuluan natin yan ng 45 minutes to 1 hour o kaya hanggang sa lumambot. Pero dapat in between ang pagluluto ninyo ay i-check nyo yan. Kung sakaling hindi pa yung malambot at kulang na sa tubig, magdagdag kayo. Tapos, diretso nyo lang yung pagpapalambot ninyo. Yung lambot na gusto nating ma-achieve dito, kapag tinusok nyo ng tinidor, ay madali nyo lang matutusok. Yun yung hinahanap natin. At kapag okay na yung lambot nyan, aalisin natin yan sa kaserola, ilagay natin sa strainer at palalamigin natin yan for about 1 to 2 hours bago natin yan iprito. Habang pinapalamig natin yan, gagawa na tayo ng ating sabaw. Sa isang kaserola, ilalagay natin, meron tayo ditong buto ng baka. Ito naman yung taba ng baka. At maglalagay din tayo dito ng beef ribs. So, yung unang proseso natin ay pakukuluan muna natin ito ng 5 to 10 minutes. So, ang mangyayari dito ay parang lilinisin muna natin yan bago talaga natin yan palalamutin. Pagkatapos niyan, tanggalin nyo dun sa kaserola at yung sabaw niyan ay hindi na natin yan gagamitin. Tapos, maglalagay ulit kayo ng bagong tubig dito sa ating kaserola. Lalagyan na natin ng asin. At ibabalik na natin yung pinakuluan natin kanina. Tapos, ilagay nyo yung takip, buksan yung kalan muna sa high flame. Once na kumulo na, ibaba nyo sa medium flame. Then, boil this for 1.5 to 2 hours. At habang nagaantay tayo, maghihiwa na tayo ng mga kailangan natin. Luya, sibuyas, siling haba o pansigang, at saka itong celery kasama yung dahon. Kapag tapos natin dyan, pwede na tayo magprito kasi hindi pa naman malambot yung baka. Maglagay tayo ng mantika sa kawali at buksan natin yung kalan sa medium to medium high flame. Unahin natin prituhin yung ating baboy. Kapag mainit na yung mantika, ilagay nyo na yung ating baboy. Mag-ingat kayo kasi baka biglang pumutok at matalsikan kayo ng mantika. Ilagay nyo na kaagad yung takip. Let's fry this for about 8 to 12 minutes. O kaya kapag nakita nyo na crispy na yung balat at nagkulay brown na yan. So kapag okay na yan, alisin na natin sa mantika at ilagay sa strainer para madrain pa yung excess oil. Iprito naman natin yung ating pancicharong bulaklak. Ingat mga kaminang ha, ilagay nyo agad yung takip kasi baka pumutok, matalsikan pa kayo ng mantika. Iprito natin yan ng mga around 10 minutes o kapag nakita nyong brown na. Babali-balik ka rin nyo nga rin pala yan habang piniprito nyo ha. Ayan, okay na itong ating chicharong bulaklak. Tanggalin na natin ito sa mantika gamit itong ating strainer para tumulo yung excess oil. Uy, narinig nyo ba yan? Ang sarap! Yung kay Diwata, yung pagkakahiwa nila sa lechong kawali at chicharong bulaklak ay medyo malaki. So, pwede naman natin yan liitan, depende na yan sa atin. Kapag tapos na tayo, itatabi na muna natin yan. Balikan na natin yung ating pinapalambot na baka. Check natin kung okay na. Ayan, malambot na. Sakto-sakto na yung lambot. Tatanggalin muna natin yan dun sa kanyang broth at hihiwain natin. So, hiwain lang natin yung taba at saka yung laman ng baka ng serving portions. Tapos, itabi nyo na muna. Kanina bago tayo naghiwa, nagdagdag ako ng tubig dito sa ating sabaw kasi medyo nabawasan na siya. Tapos, diniretso ko lang yung pagpapakulo. Kapag kumulo na yan, ilalagyan na natin yung ibang ingredients at itiplahan na din natin. Lalagyan natin yan ng sibot, yung hiniwa nating sibuyas, luya, yung ating siling panigang, at itong ating celery. Sa mga panimpla, magdadagdag tayo ng asin, maglalagay tayo ng MSG, beef cube, at toyo. Tapos, haluin natin para magpantay yung mga pampalasang inilagay natin. Balik natin yung takip at isimmer natin yan for 3 to 5 minutes. So, ngayon, pwede na natin ibalik yung laman at yung taba ng baka. Haluin natin yan at isimmer natin ng at least 2 minutes.
So after nyan, maglalagay na tayo ng slurry. Dahan-dahan lang natin ilalagay yung slurry natin kasi dapat yung ma-achieve natin dito, yung sabaw natin dapat medyo malapot but still runny pa din. At ito na mga kaminang ang ating Paris Overload ala Diwata style. Dito sa ating bowl, naglagay na ako nitong ating laman ng baka at yung taba. Ilalagay na rin natin itong ating lechon kawali at chicharong bulaklak. At syempre, ilagay na natin yung ating mainit na sabaw. At bago ang tikiman portion, kung na-enjoy at nagustuhan mo itong ating video, don't forget to subscribe! Mag-comment ka na din kung ano ang masasabi mo dito sa ating recipe. At pwedeng-pwede mong i-share itong ating video. Okay, kain na!